Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay at pagpapairal ng mabuting pamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa isyu ng ating pagsasaboses ng ating mga objektiba gaya ng ating human rights promotions at good governance, fair justice sa ating bagong heping itinalaga o kaluluklok ngayon na si Lieutenant General Gamboa. At maliban dito at sa buong hanay ng PNP at sa buong Administrasyong Duterte. At maliban dito ay issue ng kumakalat na coronavirus at issue ng celebration ng Chinese New Year. Ito nakaraan January 25, 2020. Formal ng itinalaga na bagong hepe ng PNP si Lieutenant General Archie Gamboa, yung dating OIC na ngayon ay tuloy-tuloy ng iniluklok siya ng Pangulong Duterte na maging hepe ng ating PNP. At according to yung mga kanyang point of program ay nais niya na pabilisin at simplify yung pagsisilbi ng hanay ng PNP upang ito ay maging mahusay. Maliban dito ay nais niya na yung administrative cases ito ay mapabilis, mapatuloy. At pagibayuhin yung paggamit ng teknolohiya para makaresolba o makatulong ito sa pagresolba ng kriminalidad sa bansa. At nais na yung mga ineffective na mga programa, palitan ito ng mga epektibo. At inihikayat niya yung lahat ng PNP na makiisa dun sa kanyang liderato. At nais niya rin na ito mga ito ay sanayin para maging mahusay dun sa kanilang paglilingkod ang pwersa ng PNP. Maliban dyan, ang Human Promotions ay nagsasaboses sa ating bagong hepe ng ating PNP at dito sa ating buong hanay ng PNP na panghawakan ang karapatang pantao at pagpapairal ng patas na hustisya at mabuting pamahala sa pagpapatupad ng inyong tungkulin o pagpapairal at pagsisilbi sa mamamayang Pilipino, sa ating buong bansa at pamahalaan upang sa gayon ay maiwasan yung pang-aabuso sa hanay ng PNP at tuwiran na yung mga naliligaw ng landas ng PNP ay sila ay mapagbago at sila ay magsilbi ng matuwid o makatuwiran o sumusunod doon sa panuntunan ng ating batas sa paglilingkod sa taong bayan. At yung pagre-reforma ng ating PNP, patuloy na i-reforma ito ng ating bagong hepe. Suportahan niya yung pagre-reforma na yan pang ito maging epektibo. Kagaya nung sinabi niya na point of program niya na nais niya na baguhin yung mga ineffective. So kasama yan na dapat yung mga pulisiya, yung mga procedures, so siya ang babaguhin yan. At mula doon sa hanay ng PNP, personnel nila na sila ipag-usayin para sila makapagtingkod ng mabuti. At yung mga abusado, ay talagang sila ay maituwid. So ngayon, ang ating dito sa ating bagong lolok na hepe, ay sana maging seryoso kayo doon sa pagharap sa mga sanay ng PNP na gumagawa ng mga pang-abuso na sila. Kung
hindi na sila kayang pasaway doon o sila hindi na mapagbago, ay sila ay cast out na doon sa pamahalaan o sa hanin ng PNP. O sila ay tanggalin sa serbisyo. Sapagkat sila ay makasisira lamang doon sa paglilingkod, o sila gagawa ng kademonyohan doon, or sila ay magpapatuloy doon sa mga pang-abuso. Lalo na special krimen, hindi administrative cases lamang. Sana maging seryoso. At hindi lamang yung pakitang tao na lalagay lamang sa holding unit, subalit mga pagkatapos ng mga issues sa kanilang mabibigat, ayun, kasama na naman sa sirkulasyon at gumagawa na naman ng mga katiwag. So dapat, yung ganong mga nakasisira na at grabe na yung nagiging latigo sila sa lipunan ng Pilipino, ay simbakin na doon sa serbisyo kung ganon. Ngayon, pilitin sila na mapagbago na hindi sila may kaya doon sa pang-abuso, lalo na yung na pagiging scalawag. So sila ay makabuo nung kanilang sariling team doon o individual na umabuso sila. So hikayatin sila ng ating magiging epic at ng ating administration na sila ay makapaglingkod ng mabuti. Sila ay gawin na hindi sila magaandit ng mga politiko na para doon sa sariling interes, kundi sila ay magamit ng ating pamahalaan doon sa mabuting pamamahala, atas na hustisya, pagpapayaran ng karapatan. So, maipatupad nila ng husko yung kanilang tungkulan. So, yun ang dapat na mangyari na magawa ng ating bagong epiat ng administrasyon. At sana makapaglingkod ng mahusay ang ating bagong epi sa kanyang ilang panahon na paglilingkod bago siya makapagretiro at makapagambag siya ng mabuting pamahala at mabuting enforcement sa lipo ng Pilipino. At itong bansang ito ay magkaroon ng mahusay na peace and order. Ngayon, sana gabayan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan, enforcement, at ang ating bagong hepe at buhanin ng PNP na magkaroon ng mabuting paglilingkod sa sambay ng Pilipino on enforcement. At sana ay mapasunod ng ating bagong hepe at ang buhanin ng PNP at ng administration Duterte o ng ating Pangulo ang hipo ng Pilipino maging hanay ng PNP at buong pamahalaan sa batas. O mabuti. Sana mapasunod nyo sa mabuti yan at tayo magkaroon ng isang mahusay na lipunan o peace and order. At maging yung hanay nga ng ating pamahalaan at PNP, sana mapasunod nyo ng mabuti yan sa batas o sa mabuti. Idinadalangin natin na gabayan kayo ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria para sa pagpapasunod sa mabuti o sa batas ng ating pamahalaan at ng lipunan ng Pilipino. Upang tayo ay makapamuhay ng may matiwasay at maayos mapayapa. Maliban dyan, dito sa kumakalat na coronavirus ay ang ating pamahalaan ay alert sila. No? Nakaharap naman dito o nasa alert level sila at pinag-aaralan nila yung mga bagay-bagay na ito kung paano ito harapin at tutugunin. Ngayon, huwag mag-alala yung sambayan ng Pilipino according to DOH sapagkat kahit man yung sakit na ito ay nakaka-harm or makakamatay, ito ay hindi ka naman mag-instant kapag nahawakan ito, pero dapat nagagamot agad ito. So ngayon, nagagawin na rin lahat para hindi ito kumalat dito sa Pilipinas. Kung saan ito ay nandun pa lamang sa Wuhan, China. Kung saan doon ito nagmula. Ngayon, totally lockdown na yung area na yon at sinisecure na hindi ito kumalat. Bagamat may mga ilang bansa na yung mga galing doon, nag-travel, nakalatan yata. Na may napatala sa mga balita na nakalata ng mga virus na ito. Ngayon, maliban dito ay tayo nakikisa dun sa Chinese New Year na isinagawa ni sinelebrate itong nakaraang January 25, 2020. Gong Hi Fat Choi sa lahat in Chinese culture o dun sa kanilang paniniwala at kalendaryo. So, hirap darat itong panahon ito ngayon. Chinese New Year at ibig sabihin yung mga pinanganak sa taong ito, so paniniwala nila ay kinakailangan nila ng mga maging matibay sa pagharap sa buhay at sila ay harap sa mga nagiging sakitin yung mga ipinapanganak sa ganitong taon o yung year of the rat. So kaya ka nalang maging matibay sila, pero sila naman ay mahusay sa mga maging mapalad sila sa mga
pamumuhay. At ganyan din sa pagbasa sa buong taon na maging maswerte yung ating pagharap sa mga pagninegosyo like yung metal industries na naging mula daw yan in Chinese zodiac sign na kanilang binabasa dito sa kultura nilang ito. At higit sa lahat, syempre, tayo ay manalig sa Diyos at mamuhay tayo ng matalino at may pananaligutan tayo ay mamamuhay ng maunlad at mapayabang. Yun lamang, maganda po sa inyo lahat at naway nakapagbasa sa boses na naman tayo ng human rights sa mga isyong ito ng pagtatalaga ng bagong hepe ng ating PNP at mga isyong ating ibang nakala. Maganda po sa inyo lahat at God bless.